Mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ha, ang araw sa oras na ito. Ngayon po ay nasa 4 o'clock na po yata. Hindi ko po nakita ang oras. Pero pahapon na po ito. Magpa-5 na po yata. Pero matining pa rin po ang sikat ng araw. Yan po. Dito po yan sa tapat ng aking prayer garden. Ayun po oh, may ano, wow. Meron po siyang baghari, mga kapatid. Alam niyo po ba, sabi po sa Bible, sabi po sa salita ng Diyos, kapag ang baghari daw po ay nagpapakita, ibig sabihin daw po yan, pinapaalala ng Panginoon na hindi niya po nakakalimutan ang kanyang mga pangako sa atin. Ayan, mga kapatid, baghari. Ang kulay po ay orange, yellow, light green, yellow green, green, at saka blue, at saka lavender. Yan. Maliit nga lang po na portion ang kanyang kulay yan. Pag hindi po isinom, baka makita. Pero pag zoom ay baka hindi masyadong makita. Yan po ang baghari. Yan po, salamat sa Panginoon kasi nagpakita po ang baghari. Kasi katatapos ko lang pong mag-pray sa aking anak na naman. Pray po ako ng pray. Pasalamat po ako ng pasalamat sa Panginoon sa dugo na isasalin sa aking anak kasi hindi po siya maoperahan habang siya po ay kulang sa dugo dahil nga po nag-bleeding siya. Siya po ay may myoma. At siya po ay 36 years old pa lang. Isa pa lang ang anak at sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. At ayan po, nakita ko po yung baghari na konti lang, mga kapatid. Ibig sabihin, parang sinasabi po sa akin ng Panginoon, huwag ka na mag-alala dahil kahit kailan hindi ko nakakalimutan ang aking mga pangako. Yung mga pangako ng Diyos na nagsasabi sa kanyang salita na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ang pangako na anumang bagay ang hilingin mo sa Ama sa pangalan ng kanyang bugtong na anak ni Jesus ay kanyang ibibigay. Ganyan mga kapatid, kapag meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, dapat po meron po tayong mga alam na pangako ng Diyos. Sabi nga po ng Panginoon, kahit man po tayo ay lumusong sa tubig, hindi po tayo malulunod. Dumaan man po tayo sa apoy ay hindi tayo masusunog. Yan po yung mga promises ng ating Panginoon. Sabi niya, siya ang ating dakilang pastol at hindi siya magkukulang sa mga anak niya. Kaya mga kapatid, salamat talaga at nakita ko ang baghari at ako po ay naniniwala na sa mga sandali pong ito ay may ginagawa pong himala ang ating Panginoon sa buhay po ng aking anak sa Maynila. Yan po mga kapatid. Kita niyo mga kapatid, meron na naman pa akong nasabi sa inyo. Talagang alam niyo po kapag ang buhay po natin sa buong maghapon ay naka-tune in po tayo sa ating Diyos. Marami po tayong masasabi sa mga kabutihan na ginagawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, pinakita ko lamang po sa inyo sana ang mga ula, pero may ipinakita po ang Diyos na baghari. Ibig sabihin, tinutupad niya po ang kanyang mga pangako sa buhay ng kanyang mga anak. Magandang hapon muli sa inyo mga kapatid. God bless us all po.